Diyos na nagmamahal sa lahat. Sa ito ang ating dapat na may pagbigay papuri at salamat sa kanyang pagka-Diyos na gumawa ng lahing at lupa. Alam po ba ninyo kung paano sinabi sa Acts chapter 17 verse 28, tayo daw po ay nabubuhay kumikilos dahil sa Diyos. Amen! Amen. Kaya itong kalakasang ating pong tinatamo ay nais niyang makita po sa atin ang isang kahalagahan. Ano po yun? Sa Hebreo chapter 13 verse 15, ang sabi niya, huwag ninyong kaligtaan ang inyong paghahandog. Ano po yung paghahandog na gagamitin natin? Yung bunga ng ating mga labi. Kaya po, pinasasalamatan ko po ang Diyos na may likha ng langit at lupa sa akin. Kung paano po ang kaligtas ang ginamit sa akin. Una, karamdaman. Pangalawa, isang mataas na kahoy na dapat ako'y mahulog. Dahil nung natapanan kung sana ay tuyo pala, nahulog po akong makatihaya. Naramdam ko pa ko dumating doon sa kalagitnaan, ay may sumayad na kamay sa akin. Digod, doon ko na ang lawaan ng aking pupuntahan ay malaman ko. At nakukuha po sa mga. Ang taas po ng aking inakyat, dito mong taas ito. Ibig sabihin, eh tagaraw. Kaya kung hindi po ako sinalo ng Diyos, tatlong araw na siguro hindi ako maalaman ng aking minamahal na tagalog sa akin. Minamahal. Kaya, at ang pangatlo, kung paano po akong galing sa Patichat, sa bayan ng San Miguel, abe, yung aming po sasakyan ay nabalaho. Eh, palabas ay eka nga ng Panginoon, yung magagawa mong kabutihan ay yung isagawa. Eh, nung makapalaho, nakita ko po yung ginikan. Malayo-layo, meron 30 metros ang layo. Eh, pumunta po ako po ron at kumuha ko ng ginikan. Nung matapos kong mabunot yung ginikan, niyakap po. Ito yung ibig sabihin, nung dadaling ko na sa sasakyan, yung pala pong alupong. Alam naman po natin yung alupong pag nakagat ka. Okay, kung hindi ka abot sa, abong tawag doon, tawak, yung manggagamot ng nakagat na as, ay mamamatay ka. Dahil, bakit po? Eh, yung palang huli kong pagkuha ng ginikan, eh, nandun na, kaya ko lumabigat, so nandun yung alupong. Eh, nilakad ko sa 3 metro na nga ba ang layo? Eh, kung nagising yung alupong, eh, din nakagat ako. Eh, din ang timano dito sa ulo. Hindi na po ako pwedeng abot sa manggagamot. Ngayon, at ang pangapat po, yung sasakyan namin, galing kami ng bayan, and nahulog po sa ilog. Alam po ba ninyo, ganito lamang po yung kahoy. Eba tinukuran po yung jeep. kung hindi po tinukuran, aba tubig ang nanabutan mo. Agad ka ba makakalabas doon sa dami ninyo ang laman ng jeep? Ayun po, pinasasalamatan po ang gawa ng Diyos. Sa paliit na kahoy, eh, kung isipin mo, dumadudurog lang yung pupasta na po, dahil maliit lang. Ngayon, ito, panlima. Kung paano po akong na-Hector. 80 years of miracle. Yung Hector po, umaandar ang bibig mo, umaandar ang bibig mo. ngayon, kung paano pong inabutan ako ng alas 5, mag-alas 6 ng hapon. Pero bago po dumating yun, ginawa ng Panginoon Diyos sa akin, isang buwan ay nakapahinga ko sa bahay dahil umuulan. Ngayon, kaya pala
Inipon ng Panginoon Diyos yung aking lakas sa hindi makalabas ng bahay. May darating na grabing karamdaman na yon. Eh ngayon po, si... Magandang wife. Minamahal na wife. Si minamahal na magandang wife. Dahil kapag kasubigaw kang humingin sa lolo, siguradong darating dito ang mga tao. Ang mananagumpay sa sistasyon ko ay yung kanilang pagtulong-tulong na pagsama-samang dalhin ako sa ospital. Dahil ang doktor, ang paniwala ng hindi pa gumagamit ng pananampalataya, nilalang ng Diyos para magpagaling sa may sakit. Kaya, meron po akong naunang nahal to sa akin, eh, yung asawa, hindi mananampalataya, sumigaw po na humingi ng tulong. Eh, dumating yung mga tao, nung nandun na sila lahat, eh, yun naman pong tao na yun, pag dumating ka sa kanya, di ba, meron ka sa sakit ka, pamilya mo. Pag nagdasal, umuwi ka, magaling ng anak mo. Totoo po yun, pagdating mo, magaling. Pero dahil sa kanyang asawa ay hindi kaysa sa pananampalataya, ipinakilala pong hindi pinananaligan ng Diyos. Kaya tumawag. Sa oras po na yun, ay ang sabi, huwag nating pababayan ang taon yan. Kumuha tayong praktikal. Ay kumuha kayo ka ng, yun po bang upuhan na pagkanyang-ganyan? Yung tumbat-tumbat? Tumbat-tumbat. Eh, meron nga wala niya na. Eh, doon po, gumawa sila ng paraan at tumanap ng yung pampasal, yung kahoy. Ngayon, nakatala po sa ospital. Gaano po katagal sa ospital yun? Isang buwan. Ngayon, ako po, ang nanay, kung paano sina... kasi po ako, pagka dumarating yung tulong ng Diyos sa akin, ito nakikita po. At nung nananalangin akong mga bandang alas dos na ng madaling araw, habang nakatikit po ako, nakita ko yung lupang nagliliyab. Nung nakita ko yon, sabi ko sa kanya, kumuha ka ng lupa doon sa unang tapakan sa hagdanan. At ang bahay natin po sa Pilipinas noon, nung hindi po sa yung mga bungalow eh, abenta. Ngayon, nung makapuha kami ng, nung makawa siya, inilagay po sa kalan. At nung pong parang ipon nakapula yung lupa, kinuha na niya. At sabi ko, ilagay mo doon sa makuk na malapot na ganyan. Nung islit niya doon, may tubig, nung kumulo, at ganun pong alisin mo, isalain mo. Nung pagkasala, ipinainom, apay parang lang po ako nagdahilan. Yung wala na akong lakas, ay biglang nagkaroon ko ng lakas. Ayun, ibig sabihin, kumalat sa mga tao na ang biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos, ay naparaming bawat may sakit, lalo na pagka hindi nagmagaling sa doktor. Ay ganun pong nagpupunta ron. Hindi naman po ipinahiya ng Diyos. Umisa, dadalhin yung tao, pasan-pasan. At pagpasok doon, pag pamyamya, pag pinalayan na, abe, lalakad dyan. Nakala ng mga tao, dahil meron silang pasan na pumunta ron, nang umalis sila, wala na silang pasan. Nakala, iniwan lang sa bahay namin. Ayun. Kaya marami pong kumalat. Lahat ang isa pa pong grabe. Yung kung paano ang mga tao na naglalaban yung pisi at taong ano sabi ron? Hook. Malahap. Nag-red para hulihin yung hook. Ngayon, ilang baryo po yun na natatakot. Ang sabi ng mga tao sa kanila, kaya hindi namin matanggap yung hook.
Eh, pagka nalaman ng nasa bahay mo, mamasin ka lang ka. Eh, ikaw na civilian, lilisin ka ba ng tala? Eh, kasi ang gawa ng tise, basta na doon, naratsak sila. Hindi na pababayang makahas doon, mamasin ka. Kaya nung maniayar sa bahay mo, butas-butas ng bala. Ngayon, eh, sa amin po napunta. Eh, palibasa po ang Diyos na gumawa sa akin nga ng kaloob. Kung paano pong tinanggap namin. Kung darating ng mga pise, ang gagawin po namin, patatalian namin ng, kasi sa atin po sa Pilipinas, pagka may lagnat ka, tatalian ka ng puting, sa ulap, para yung init mo, ng lagnat mo, bumaba kapag malamig, nawawala yung lagnat mo. Kaya, habang nandun po sa aming bahay, pinahanap ko po yung pwedeng itali sa ulo. Ngayon, ang ginawa po ng Diyos, nung dumating ang mga pise, kinutog na po yung bahay namin, eh nakaalis na yung mga hook. Pwede mo nang hindi makita. Masiguro 20 metros na yun. Dahil gabi po eh. Ngayon, ibig sabihin, kung hindi po tumulong ang Diyos na makapangyarihan sa atin, abay malalasog yung bahay namin. Dahil meron pong nangyari doon sa tapit barangay namin, nang malaman nandun ang hook, minasinggan po yung bahay, eroplano sa ato sa lalim, abay, nalusog yung po bahay. Yung may bahay, isang buwan, hindi mo makausap sa pagkapobya. Ibig sabihin, kaya pinakita ng Panginoon ng Diyos yun para maintindihan namin kung hindi ang pinulungan ng Diyos. Ganun ang mangyayari sa aming bahay. Gano po yung katindi. At ang isa pa pong mahalaga, kung paano pong sa dagat, kung bakit ang aking sasakyan ay wala namang kinapundulan, but kumalabog, ba't yung pagkakulabog, ba't nawala po yung karga ng baterya? Eh kahit na magaling po yung mekaniko na kasama ko, eh kung yung pagmumula ng buhay ng kuryente yung wala, ay wala sa magawa. Yun po ang pinakilala ng Diyos pa, lalo na kung sa mga pakaramdaman, kung sa mga panganib, kung sa mga disgrasya, ay nakaligtas ako, eh dito sa gitna ng dagat may bagyo. Gano'ng kalalaki ang alam natin ang alon ng dagat. Ngayon, ang isa pong pangyayari doon, na ganito po ang mabigat. Alam namin mula sa Bataan hanggang Maynila, 2 oras lang tinatakbo ng aming sasakyan. Kasi po, yung aking sasakyan, ang makina niya, 8 piston. Pag pinandar mo, pag nakaito sa tabing ganyan, sa 5 minuto, yung kaya ng tanatama ng lakas ng kanyang Elis eh, lulubog ka. Ngayon, nung nasira na yung aming makina, abay, ang kapatiran ng dagat, kung sira ang makina mo, magbandera ka ng puti. Kasi magbandera ka ng puti, ibig sabihin, nangangailangan ka na sa klolo, sira ang makina mo. Amen. Eh, binandera namin yung puti, ang kalaki na, abayayaw po kami lapitan. Tatlo yung barko na nagdaan. Kung paano, di ba lahat ng tao, wala tayong makikinig na mapakinggan na hindi tatawagin Ama ang Diyos. Amen. Amen. Lahat ng tatawag Ama namin, nasa langit ka, sabay ng pangalan mo, tumating sa amin ng kaharian. Lahat, ganun. Ibig sabihin lahat ng mga tao, magkakapatid, dahil ang Diyos Ama, ay sila tinatabagan. Pero bakit? Doon, alimbawa, isang barko. Gano'ng karaming laman ng barko? Bakit kung nakalimot na yung kapitan, bakit wala man lang isang kapatid na makapag-alala? Ayun ang ating kapatid. Nasa trouble ang makina niya. Nangangailangan na sa kloro. Ba't wala pong nakapansin? Lumalayo pa yung mga tao sa doon. Ngayon, kakapa na yung nagdaragat, eh, naka-radyo pala. Huwag muna tayong makikinig
Kakapitulong, hingin na tulong sa mga taong nasa dagat. Bakit? Umaandara kayong pirata, yung tulisang dagat. E kaya kahit kapatiran ang nag-ilagay mo, parang sagluloka, wala po. Kaya, yun po na naisip nung aking kasama. Kasi umalis po kami doon sa Bataan, alas 8, wala kaming baon. Wala kaming inumin. Kasi alam namin sa sasad, kasi minsan may nila alas 10. Hindi, kahit hindi kuminom, kahit hindi kumain, pwede pa. Pero dahil sa ganun, wala nang mangyari. Ang sabi nung ating mekaniko, nasakit na po ang ulo ko eh. Ilang kaya tayong araw na gumagato na hindi kumakain. Gano kaya kalaki eh kayong alo na tatabon sa atin. Gano'n kaya kasakit ang nalululod? Ilang kayang isda ang kakain sa atin bago tayo mamatay? Aba, tama yung sinasabi mo. Nakakasakit ng ulo yung nasabi mo. Bakit? Eh yung nakakatakot siya iniisip mo. Itabi mo yan, nalalaman mo na yan. Apo, ang sabi, ako'y merong baon din eh. Ano pong baon? Dahil merong salita ang Diyos sa aking puso. Ang sabi sa Juan kapitulo 15 talata 7, kung nananatili ka sa Diyos, nananatili sa iyo ang salita niya, tingin mo yung gusto yung gagawin ko, sabi ni Diyos. Amen. Umupo tayo dyan. Huwag ka na magtakot. Ang Diyos tapat. Hindi. Pagka sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pagka sinabi niya, isasagawa niya. Hindi katulad ng taong nagsisisi kumisan. Tapat ang Diyos. Kaya, ito ang nasasabi. Dalawang salita yun eh. Sa Gawa, Kapitulo 3, talata 19. Magsisi ka sa kasalanan mo, magsisi ako sa kasalanan ko. Ang sabi ng Diyos, mula sa harapan niya, dadalo yung kaginawaan. Amen. Sa atin. Ibig sabihin, ngayon din darating ang ginawa sa atin. Kaya nagsisi po, dahil wala na pong pagkukunan, nang saklolo, ay tumanggap na yung aking paalala. Ngayon, dahil alam ko, mula ng pagkabata mo at ang pagkabata ko, alam natin ang nagawa nating kasalanan. Ako dahil sa edad na 3 taon pa lang, nalaman ko na kasalanan ko. Anong kasalanan? Pagka namamalengke ang nanay ko, sumasama ako sa kanya. Pagka nakita ko yung nakabilaong, nagkukupit. Nakausap mo na ito. Kukuha ko ito. Nangungupit. Pati yun. Ang pagsisihan natin, yung kasalanan na lang natin, malaki o maliit ba? Sinadya ko, hindi man. Pagsisi tayo. Amen. Abay, parang talagang gustong-gusto mataligtas nga ito. Parang 19 na yung laman ng aming pag-uusap. Alam po ba ninyo, nung kalahitin ang pagdatasal namin, nakita ko na po yung liwanag na maputing masarap tinitingnan, tumatama dun sa baterya. Ibig sabihin, yung puting maliwanag na yun na masarap tinitingnan, kapangyarihan at sagot mo ng Diyos sa aming panalangin. Kinuha ko po yung tinesting kung ganun yung pinakaposting ng kurente. Aba, kumisla. Alam po ba ninyo, napalandag ako. Napalandag po kayo, nakurente kayo. Sabi, hindi dininig ng Diyos ang ating panalangin. Amen. Ayun po ang aking nasabi sa kanya. Ang diferensya, lumahimas-masan ako, eh paano malalagyan namin ang kurente, putol yung poste ng baterya? Eh, di wala na namang tarapatan yung aming panalangin. Kaya sabi po, parang taong kinakausap ko dyan, Panginoon, ay tulungan mo po sana makaligtas kami. Pinagkita mo na yung kapangyarihan mo, ipaisip mo na lang sa akin kung ano ang gagawin ko, paano ko nagawa ko medyo. Ganun po. Habang manapikit ako, nakita ko po yung bako na lutang sa hangin. Eh, di ibig sabihin ang remedyo doon sa putol na kulit. Eh, kasi yung poste po ba, pastor, di ba malamot na bakal yan? Pwede pasukan ng bakal, ng bakal.
Ngayon, naganap po ako ng pako. Ay nakakita ko. Nakakita ko ng pako. Distressed ang suma. Hindi ako nagpatas sa kuryente. Ngayon, dahil sa kagustuhan ng Diyos, siguro makalipas kami. Ang lakas ng nagpamamadali ko. Nakalimutan ko naman yung case ng baterya, plastic, di niya na. Eh, bakit sa lakas ng pagpalo ko, hindi umiwala yung case ng baterya? Saka gusto, siguro nga na Diyos, nakabagong ko po ngayon ang baterya ay yung pako. At tinalupan po namin yung kuryente at saka namin tinalupot na ipit, saka namin pipiglas na maikpit para hindi kumikas. At nung start namin, isang din lang po mandana. Yung po kami nagtulundan ko pa. Kaya man siguro may lulundag sa nakita nung andan mo yung bakit eh. Kaya, kung papano kong doon, magkaroon po. Amen! 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 Ay, pinagkagalap ka, Diyos! Amen! At lalo kong maraming salita ang aking hanapin. Kaya, ang sabi ng aking ang aking kasama, kasi taga Laguna po siya eh, na magpapanong doon sa dagat na malaki, ay niligtas kami ng Diyos, at dito sa dagat ng maliit sa Laguna Lake, ilalo kami niligtas ng Diyos. Ngayon, kaya nakaligtas po kami hanggang sampung at pang lalang bakit tumawag na po yung aming sasakyan. Yung pinaka-chat ng LEC, ng bangka namin, naputol din. At yung pinaka-orient, lalambing na pinaka-lagay ng balangoy, naputol dahil sa lakas ng hangin, ng halon. Ngayon, ibig sabihin, nakaligtas kami. Pagdating doon, nagtulos lang kami ng kayo, hanggang dito na makalakalakad na kami, kapunta sa umpan. Nung nasa dyan namin, sige ako, ay sabi pala niya, di marami po ako na manok. Bibi, maganda tayo. Ay, bagong buhay. Ay, salamat ka ho. Yung buhay mo, bago rin. Ang buhay ko ay bago. Eh, itong buhay ko, ngayon din yung uwi ko sa ating pamilya. Eh, kung yung bagong kasangkapan eh, sabi ko agad yung uwi sa yung tahanan para makita niyo yung pamilya. Alam po ba ninyo, umalis ako ng Laguna, nakauwi ko sa Pampanga, alas 12 na ng gabi. At nakarating po ko doon na nakahiga na, nakalatag na sa paningan ng ating pamilya. Tatlo pala noon. Ngayon, bakit kaya narawin ng ating gabi? Ni Lord na Diyos nakawin umuwi sa para nakita ko na kayo. Yay! Yay! Amen! Amen! Kaya,